Gaano kahaba ang dat? Ngayong araw mga tol, ipapasyal ko kayo sa bahay namin at ano ba yung mga bagay na pinaglilibangan ko at ano ba yung alaga ko at dito ko na rin na isisingit yung mga question nyo at sasagutin ko rin yun mamaya. So tara, gagalaw kayo, let's go! Ayan, kung napapansin nyo, meron akong dalawang rabbit. Ayan. Ayan yung dalawang rabbit ko. Ayan. Si Zeal at saka si Blaster. Alright, yung kulay black. Ayan yung kulay black. Ayan, siya si Blaster. Ito naman si Zeal. Okay. Nabili ko siya 500 ang isa. Okay, kaya okay na okay na siya. Murang-mura na siya 500. Alright? Alright? Ito naman. Ayan. Napapansin nyo. Ito yung garden ko. Papakita ko sa inyo. Sa hindi mga nakakaalam, mga tol, mahilig ako magtanim ng mga gulay-gulay. Mahilig ako magtanim ng mga kamatis, ng mga pechay, sile. Ayan. Kaya papakita ko sa inyo kung ano ba yung mga libangan ko at mga ginagawa ko kapag naboboring ako at wala akong vlog. Okay, papakita ko sa inyo. Yan, kung napapansin nyo, ayan, meron akong kamatis, ayan. Meron akong kamatis, ito, kung makikita nyo, ayan o. Ayan, ayan yung mga, ito yung mga pot ko. Ayan, kung makikita nyo, itong mga, yung mga lupa na yan, ayan, kinukuha ko yan sa doon pa, sa playa. Kasi, matatabaan lupa doon. Ayan, tulad nito, isang to, ayan. Ang pangalan nito ay si Christine. Ayan. Mga 2 months na siya. Tapos ito si Robert. Ayan, 4 months na siya. Tapos dito, meron din ako isang malaking pot na ginawa ko. Ayan, kung makikita nyo. Ayan. Ito naman si Arnold. Ayan, ang pangalan niya si Arnold. 3 months na rin siya. Tapos, ito yung mga pechay ko. Kung mapansin nyo guys. Ayan. Ayan yung mga pechay ko. Tapos, ito naman yung mga sili ko. Ayan, ayan, makikita nyo. Mamaya, papakita ko sa inyo. Papakita ko muna kung paano ginagawa ko. Dito, mga tol, kung makikita nyo, ayan, yung binhi ko, kung makikita nyo, mga tol, ayan, ilalagay ko muna siya sa isang sako na puno ng fertilizer. Diyan ko muna siya binibinhi. Tapos, pagka tumubo na siya, ayan, siguro mga 20 days to 30 days, nililipat ko na siya doon sa pot. Ayun, doon kung makikita nyo, ayan. Makikita nyo ang sili ko, ayan. Makikita nyo, ayan. Nililipat ko na siya dito sa pot, sa isang malaking pot. Hinihiwalay ko na yung bawat binhi niya. Tapos, papakita ko sa inyo guys yung mga dati ko nang tanim na mayroon ng tubo. Ayan. Kung makikita nyo, ito yung, ayan, ayan yung mga tanim kong una na may tubo na. Papakita ko sa inyo yun, ayan, yung mga red na siya, ayan. Ayan, kung makikita nyo, ayan. Nakuha ko na yung iba eh. Tapos, ito pa, ayan,
kung makikita niyo yung mga red, ayan, yung mga kulak-kulak na dyan. Ayan. Ayan, tulad nitong isang to. Siguro mga 3 days, pwede na siyang harvested. Ito, pwede ko na siyang kunin. Kukunin natin. Okay. Ayan. Ayan, guys. Makikita nyo. Ayan, pulang-pula na siya. Isang araw na lang, pwede na siya. Pero pwede na itong kunin. Okay. Tapos, meron pa dito. May sili pa ako dito, kung makikita nyo. Ayan. Ayan, kulay-pula na rin siya. Pwede na rin itong kunin. Okay. Ayan, no. Okay. Maganda na siya. Tapos, ito naman yung kamatis ko, guys. Ayan. Ayan yung kamatis ko, guys. Kung makapansin nyo, nagbubunga na rin siya. Itong isang to at ang dalawang to, siguro mga 3 days pa siya, pwede na siyang bunin. Okay? Siguro ang edad nito mga nasa 3 months na. Ay, nasa 5 months na. Yung kamatis na yan. Okay? Matagal na siya. Nakailang harvest na rin kami dyan. Ito tong isang to, pwede na natin kunin. Ito to. Pwede na siya, masarap na siyang kunin. Kunin natin. Fresh na fresh siya. Okay, guys. Ayan. Okay, yun yung harvest natin yan. Na mga tol. Gusto ko lang ipakita sa inyo yung kahalagahan ng mini garden sa bahay na kahit halimbawa meron kayong iluluto, meron kayong ilalagay sa iluluto nyo. Hindi na kayo bibili. So, makakaless kayo ng gastusin. So, kung ako sa inyo, mga katagumpay, mga tol, kung meron pang space sa bahay nyo, magtanim kayo. Sayang kasi. Diba? Wala, itatanim mo lang naman siya, tapos didiligan, tapos antay mo nang tumubo, 'di ba? Ganun lang naman, 'di ba? Kaya habang nagtatrabaho kayo or kung nasan man kayo, ay magagawa niyo. Okay? Makakakuha kayo ng mga resources na pwede niyo gamitin sa pagluluto. Okay? So 'yun, pasok na tayo sa question and answer. Dun last time kasi nag-post ako na pwede kayong magtanong sa akin personal or kahit anuman na gusto nyong malaban or about sa vlogging or tips. Kaya eto, mabasahin na natin. Ang unang nagtanong sa atin ay si Peps yung husband. Vlogger din to, alam ko eh. Subscribe nyo siya, si Peps, Pepe Smith. Okay? Ang tanong niya sa akin ay ito. Anong maipapayo mo para sa mga magsisimula at nagsisimulang YouTube vloggers or YouTubers? Ang maipapayo ko lang is actually meron akong video sa baba, yung 7 tips, pero ang maipapayo ko lang is kung papasukin niyo yung vlogging, karirin niyo. Kasi sayang, nag-sacrifice na kayo sa simula. Kailangan ituloy-tuloy niyo na. Okay? Maging natural kayo, maging magkaroon kayo ng originality, yun lang, tapos enjoy nyo lang yung buhay. Kaya kala siguro ng mga tao dyan, kakalat kami. Kung gusto nyo talaga mag-vlog, seryosohin nyo to. Okay? Salamat, Peps. Ang sumunod sa tanong natin ay si Fel John Robert Oriendo. Name something over the course in your life
name something that you failed at and tell what us and tell ulit. Name something over the curse in your life that you failed at and tell us what you learned from that experience. English to, medyo mahirap sagutin, pero siguro hindi something. Kasi parang mahirap eh. Siguro ano na lang, pagkakataon. May mga pagkakataon ako na mga opportunity na inayawan na pinanghinayangan ko. So yun, dapat grab lang ng grab ng opportunity kasi hindi natin alam na baka one day yun yung door mo at yun yung magbubukas ng kapalaran mo. Yun yung magpapabago ng buhay mo. Okay? Alright? Ayos ba tayo doon? Okay, sabi ni, ito ah, sabi ni Mads Aguilar, gaano kahaba ang ... Bahala ka na kung anong unang nasa isip mo. Mahaba ang pasensya ko, Mads, lalo na sa mga taong makukulit. Marami din kasi nangungulit sa akin ng mga kaibigan. Siyempre, dapat lahat, mapagbigyan natin, lahat mabigyan natin ng pagkakataon na i-express yung mga gusto nila sabihin sa'yo. Tapos, sundan na lang natin ang opinion. Ganun lang naman. Mahaba ang pasensya ko, Mads, lalo na sa mga kaibigan. Isa lang ang gusto kong sabihin. Add ko lang ha. Respeto natin yung desisyon ng bawat isa dahil yun yung makakapagbigay ng respeto sa kanya. Okay? Ayos pa tayo doon? Alright. Yung next question natin ay galing kay Bill De Los Reyes Osayas. O, vlogger din to. Alright? Anong skin care mo? Pa-shoutout po. Bill, hi! Vlogger din to, guys. It's about yung vlog niya, it's about travel tsaka food yata. So, isang YouTuber din to. Bill, ang skincare ko, wala, yun lang, yung pinakita kong lash, yun lang. Yung parang must. Tapos ang sabon ko is Kojic. Nag-start ako mag-Kojic nung fourth year college ako kasi mag-graduation noon. Kailangan maputi sa grad pick. So, hindi pa ako nagbo-vlog na. So, yun lang. Wala naman ako masyadong ginagamit sa mukha ko. Next question natin. Ito ay galing kay Dane Ephraim Malnegro. Anong genre sa music ang gustong-gusto mo? Siguro musician to. Matagal ko na itong kaibigan siguro. Dane, ang gusto kong genre sa music is gustong-gusto. Walang ano eh. Walang isa lang eh. Dalawa. Hanggang tatlo. Rock, blues, tsaka jazz. Yun ang gusto ko. Bakit? Wala. Kasi doon ako mas nakaka-relate eh. Metal hindi masyado. Doon ako mas nakaka-relate. Ganun naman, kung anong mas nasusundan mo sa... kung anong mas gusto ng puso mo, yun ang sundin mo. Okay? Dane, maraming salamat sa pagtanong. Alright? Next question natin is galing kay Lea May Lasian Robledo. Alright? Ang tanong niyo sa akin is, naliligo ka pa ba sa lawa natin sa ngayon? Pag Sabado de Gloria o kahit sa regular days lang. Yes, oo, dati naliligo ako doon. Hanggang ngayon, pag trip-trip lang. Pagka trip ko lang maligo. Tapos, pag Sabado de Gloria naman, hindi. Kasi, nung last na naligo ako, way back 2014 or 15. Yun yung regular Sabado de Gloria na naliligo ako. Yun yung huli na rin. Dahil pagkalusong ko, siguro mga apat na hakbang pa lang, natusok na ako ng kanduli. Kung alam niyo yung kanduli, guys, yun yung kapamilya ng shark, baby shark kung tawagin dito sa amin yun, eh, kanduli. Yung may tusok sa likod, na ganyan, tumusok yun sa paa ko. Dito, tumusok yun sa paa ko. Tapos, pag angat ko, nakatusok pa rin siya dito, na ganyan-ganyan pa rin siya. Oh, malamang tapos na yan! Yun, nadala ako, kaya... hinugot ko siya, tapos tinapon ko lang din. Tapos, yun na yung huling punta ko. Mahilig din akong mamingwit ng isda dito sa lawa natin, sa Laguna Bay. Malimit din ako mang isda. Okay? Mahilig din ako mamingwit, kaya mas malimit ako sa weekend dito sa lawa. Alright? Second question natin, galing kay Jan Ezequiel Almoro. Sinong idol mo na vlogger at bakit ginusto mong maging vlogger na rin? Ang unang-una kong napanood ay si Kong talaga.
Actually, before kasi nakakapanood na ako ng ibang video, pero hindi ko alam na vlog pala yun. Tapos, nung napanood ko si Kong TV, The Great Kong TV, yun, nagkaroon ako ng idea na vlogging pala yung vlogging pala yung ginagawa nila. Doon naman sa tanong mo na, bakit ginusto mong maging vlogger rin? Hindi ko ginusto maging vlogger na rin. Before kasi, may mga videos na rin ako. Tapos, eventually, nagustuhan ko na rin mag-vlog kasi mahilig din kasi ako mag-cover, tapos mag-travel, at mag-video ng mga kalokohan. Kaya, sabi ko, why not ipasukin ko yung YouTube? Doon ko i-upload, tapos baka may makagusto. So, ito na nga. Meron na nga mga ilan-ilan na subscribers natin ay sa inyo na nakagusto ng videos ko, tapos may mga nagre-request tulad nito. So yun, sabi ko, why not? Kasi sabi nila, pwede rin kumita dito sa YouTube. And habang di pa ako nakakasweldo ng first sweldo ko, tingnan natin. Yun lang, masaya sa YouTube. Kasi marami kang magiging kaibigan na vlogger, marami ka rin magiging kaibigan, community, marami kang magiging audience, tapos sasabihin nila yung mga pagkakamali mo, matututo ka, tapos malalaman mo yung mga gusto nila, tapos makakatulong ka sa ibang tao, kaya okay ito yung YouTube para sa akin, kaya ako pinasok ko. Alright? Okay, ito yung last question natin. Si Larry Eusebio. Hi sir, professor ko to way back 2017 sa pamantasan ng Kabuyaw. Hindi ko alam kung data structure, pero alam ko professor to. Ito ang tanong niya. Do you think ginagamit ng ibang vlogger, especially foreigner, ang mga Pilipino para kumita o sumikat sa vlogging? Well, sir, nakikita ko kasi na iba yung tingin ng foreign sa Pilipino. Mas masaya, kaya mas yung iba pinipiling pumunta dito. Kung masasearch nyo po si Bisayang Hilaw, nag-decide siya na pag-aralan yung language natin dahil niloloko sila at pinagtatawanan dito. So ngayon, nung na-featured sila sa One Wonder ba yun? O One yung travel kay Drew? Patayon? Ayun. Nung na-featured sila doon, matagal na sila kasing nandito sa Pilipinas. So marami na silang alam na lingwahe na Bisaya at Ilonggo. Kaya mas tanggap sila dito kasi hindi na sila maloloko dahil mas alam na nila yung language natin at mas makaka-relate na sila sa mga ginagawa natin. Ayan, naputol yung video ko kasi nag-memory full ako. Siguro yung ibang foreign meron silang siguro a little bit curiosity sa atin kasi yung ibang foreign na nakikita kong vlog, nagbibigay sila ng video reaction sa mga ibang vlog sa Pinoy. So, na hindi natin usual na ginagawa sa kanila. So, ibig sabihin, mas naku-curious sila kung bakit mas nagte-trending yung Pinoy kaysa sa kanila. Pero, kasi yung ibang foreign, mas maganda yung content nila. Mas sa kanila yung nanggagaling yung original content. Tulad nila Will Dasovich. Nila Will, may mga pusong Pinoy na sila. So, ang napansin ko lang, mas madaming vlog sila dito sa Pinas kesa sa ibang bansa. Dahil mas madami silang experience dito na kakaiba dahil doon. So, hindi ko masasabing ginagamit ng foreign ang ibang Pilipino para sa vlog nila. Siguro, sir, mas bago sa mata nila yung mga nangyayari dito sa Pilipinas kaysa doon sa lugar nila. Kaya mas doon nila na-appreciate na wow, mas okay pala dito sa Pinas dahil mas unique, mas natural. Tsaka yun nga, pag Asian kasi parang kung sa putahe, adobo yan eh. Parang angat sa lahat. Parang ganun. So, dito ko na tinatapos tong vlog ko. Maraming salamat sa nagtanong. At hanggang sa susunod na vlog ko, kita-kita tayo lahat. Maraming salamat sa lahat na nag-subscribe, sa lahat na nagtanong. At kung hindi mo pa nasusubscribe tong channel ko, makikita mo yung subscribe button sa baba at saka yung bell button. Kung hindi ka pa nakaka-subscribe, at welcome na welcome ka sa Katagumpay family. At yun lang, maraming salamat. And this is JTV Katagumpay. See you soon. See you next. Bye-bye.
Thank you so much.